Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking channel at mayroon na naman tayong bagong project mga bro. Itong project na ito mga bro ay isang battery charger. At ito rin mga bro ay request ni Sir Amante Season. Yan. Ang sabi niya dito, hello boss. Sana ang ituro mo sa susunod papaano gumawa ng charger ng battery 12 volts. Ayun. Yan po yung comment ni Sir Amante Season. Kaya tamang-tama mga bro at meron tayong mga materialis na kuan upang gumawa ng battery charger. Yan, bali ito yung diagram niya mga bro. Ayan. Kung mapapansin niyo, yung unang gawa natin na battery charger ay itong gitna yung ginawa nating positive. Ngayon, itong gitna naman, ito yung gagawin nating negative. Ito yung magiging pinaka-diagram natin sa gagawin nating battery charger, mga bro. Ayan. Kabaliktaran nito nung nakalipas na kwan. Ginawa natin battery charger. Yung nauna. Yung part 1 natin. Okay, bali part 2 to, mga bro. Okay. Yung sa mga nagpapa-shoutout pala, mga bro, ay okay, baka sa susunod na video yung shoutout natin. Abangan nyo yung mga bro. Okay. Simulan na natin mga bro na kwan. Simbolin itong project natin. Bago yun ay intro muna. Okay mga bro, bali meron tayong isang transformer dito, yan. 12 amperes. Meron siyang input na 220 volts at meron siyang output na 12012. Ayan. Okay. At meron din tayong kahoy mga bro, yan. Yung paglalagyan natin. Gagawin natin siyang hubad para kitang-kita yung pag-assemble natin. Meron din tayong heat sink. Dalawang diode na 6 ampere. Yan, staple wire na kwan, tie wire, ginawa ko lang to. Meron tayong mga ano, mga screw. Meron tayong isang fuse 10 ampere. Meron tayong LED mga bro, yan o. Gagawin nating kanya pilot light charging indicator. Dalawang 3 ampere na diode para sa supply ng ating pilot light. At mayroon tayong resistor na 1K ohms para sa ating LED para hindi siya mapundi. Pinaka-reducer ng anong kuryente. Ayan. Mayroon din tayong clip na positive at negative mga bro. At mayroon na rin tayong switch yung galing sa TV ito. Ayan. Cord. Okay, simulan na natin mga bro yung pag-assemble. Is muna natin yan. Bali, ilalagay muna natin mga bro itong transformer natin. Yan, dito sa kanyang pinaka-base, kahoy. Ayan. Okay, bali na ilagay na natin mga bro yung kanyang base. Yan, para hindi siya gagalaw-galaw. Ang uunahin natin ay yung ating primary. Ating input. Ayan. Okay. Bali, dito sa ating input mga bro ay meron tayong fuse. Lalagyan natin ang fuse. Wala din nakalagay yung kanyang switch. Pero lalagyan natin siya ng switch. Okay. Lagyan na natin.
Okay mga bro, bali na ilagay na natin yung staple wire nya sa ating switch. Okay, nilagay na natin yung kanyang staple wire mga bro dito sa ating primary. Ayan. Ikabit naman natin yung kanyang fuse. Nilagay na natin yung kanyang fuse. Lagay naman natin yung kanyang wire. Ilagay naman natin mga bro itong kanyang isang wire. Okay, nakabit na natin yung ating primary. Kailangan kasi natin mga bro ng fuse para kapag nabaliktad natin dun sa ating secondary sa pagkabit sa battery, mayroon siyang protection. Okay, sunod naman natin yung ating secondary. Lagyan natin mga bro itong diode natin dito at sa ating heatsink. Ayan na mga bro, nilagay na natin yung ating diode. Bali dito mga bro yung positive nya. Pagsasamahin natin yung positive nya. Okay. Lagay muna natin dito sa ating kanyang base. Okay, nilagay na rin natin mga bro yung kanyang heatsink. Ayan. Okay, pagsamahin natin itong positive niya mga bro. Okay. Bali ang positive ng diode natin mga bro, basta yung sign na may puti. Ito kasi burado na ito ay. Ayan. Bali itong dalawang negative ng diode mga bro. Ito saka ito. Connect natin dito sa ano, magkabilang gilid. Ayan. Okay, na-connect na natin mga bro. Ayan o. Ayan. Okay. Ikabit naman natin mga bro itong kuha natin. Positive clip natin. Okay mga bro, naikabit na natin yung positive clip natin dito sa positive ng diode. Ikabit naman natin itong negative clip natin. Yan. Para maitap natin dun sa
ito sa gitna ng center top ng rewind na ito. Okay, kabit natin. Okay, kabit na natin mga bro yung negative clip natin. I-base natin dito sa kahoy para hindi siya mahila-hila. Pag naglalagay kayo mga bro ng mga wirings ng charger nyo, medyo lakihan nyo. Yan. Kung maaari yung number 14 o number 12 para hindi siya manginginit. Hindi basta-basta mag-init. Okay, na-tap na natin yung negative natin o ground natin. Ayan, yung kasing naunang ginawa natin mga bro na charger natin na ganito rin lang, heavy duty. Ito yung naging positive nya nun. Ayan, reverse connection yun mga bro. Ito yung naging positive ground natin. Ayan. Okay. Nakabit na natin yung ating negative clip, out positive clip. Ayan. Isunod naman natin yung ating pilot light. Ayan, bali sa diagram natin mga bro, yung dalawang 3 amperes na diode, pagsasamahin din natin yung kanyang positive. Dito rin natin siya itatap sa dalawang magkabilang gilid. Okay, tap na natin. Supply ng kuha natin to mga bro. Pilot light. Para kung makikita natin kung nagkakarga siya. Okay, kabit na natin mga bro yung 1k ohms natin na resistor. Bali, 1 half watts ito mga bro. 1 half watts. Ikabit natin dito. Pinaka-reducer nya. Para hindi mapundi yung ating lead. Sa ating positive. Positive to mga bro ng diode ah. Dalawang malilit na yan. Nagsama ko. Okay, bali ito na yung kuha natin mga bro. Bali ang positive natin mga bro ito. Oh. Ayan, ito yung positive natin mas maliit. Yung mas malapad yun yung ating ground. Okay, ilagay na natin. Okay, nilagay na natin yung positive ng LED natin. Ilagay naman natin yung kanyang negative. I-connect naman natin dito sa ating ground. Okay, nakabit na natin yung ating pilot light mga bro. Ayan. Okay. Pwede nating testingin. Ay, ilalagay muna natin pala mga bro yung kanyang kwan, kapasitor. Yung kapasitor niya hindi pa natin ilagay. Bali ko na lang mga bro, condenser na lang pala yung ilalagay natin dito. Ayan. Bali may condenser tayo dito mga bro. Ayan. Kuha nito mga bro. Amco ignition coil. Amco ignition condenser. Okay. I-tap natin dito. Bali, mayroon akong kuha mga bro. Yung sabi nila yung iba mayroon daw, ay wala daw polarity ito. Ito mga bro ay mayroong polarity ito. Ang ground nito ay yung kanyang katawan. At ang positive nito, itong itim.
Pwede lang ito sa kuan natin mga aparato pag nabaliktad, kaya lang yung takbo ng kuryente hindi maganda, pabuga. Ayan. Hindi siya pahigop. May polarity ito mga bro. Ayan. Okay, connect natin. Eh, bago natin pala i-connect yung condenser mga bro, ay pandarin muna natin, testingin natin kung ilan yung lumalabas na voltage sa kanya. Okay. Saksak muna natin. Yan. Okay, switch natin. Ayun. Milaw na mga bro. Oh. Testirin natin kung ilan yung lumalabas. Ay mga bro, nasa 10 volt yung lumalabas. Okay, ilagay muna natin yung kanyang condenser. Tanggalin muna natin sa saksakan. Bale, ang katawan niya mga bro, iyon yung ground natin, yung negative, at yung positive natin ay itong kulay itim na ito. Ayan. Ganon din sa pagkabit sa aparato mga bro. Sa pisyaker natin, ganyan din. May polarity siya. Kahit sibukan nyo mga bro, kapag kinabit nyo itong baliktad dun sa pisyaker nyo, hindi maganda yung kwan, takbo ng kurinte. Patulak yung kwan, pangurinte niya sa isda. Tapos, pagka ibalik nyo na ito sa normal na kabit, wala na, mahina na yung kuryente, hihina na siya. Okay, testingin na natin tong charger natin. At testirin natin kung ilan na yung lumalabas. Okay, switch ko na dito. Sa likod. Yan. Okay, saksak na natin. Iilaw lang yan. Iilaw yan. Ayun. Kanina mga bro, yung voltage niya ay 10 volt. Tignan natin ngayon kung ilan. Okay, tumaas na siya mga bro. Nasa kuan na siya. Ayun o. Tumaas na siya. Kanina nasa 10 volt, ngayon nasa 15 volt na. Okay. Testingin natin pag-charge sa battery. Sa malaking battery. Okay mga bro, bali naka-ready na yung ating charger. Ayan. Switch ko na rin dito. Ayan. Naka-clip na rin yung negative natin. Ito na lang yung ikakabit natin. Okay, saksak muna natin. Testingin natin. Ayun, kailaw na siya mga bro. Okay. Try natin. Ayos na mga bro, nag-spark na oh. Oh, nagkakarga na siya oh. Okay. Ayos na yung charger natin mga bro. Ayan. Ayan siya. Ganyan lang gumawa ng DIY na charger mga bro, heavy duty. Ayan siya oh. Ayan, sa mga hindi pa nakakagawa, ayan, sana ay makagawa na kayo. Okay, sa susunod na mga video ko na naman mga bro, at sana ay mayroon na naman kayong natutunan sa video ito. At kung nakatulong sa iyo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at pakit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Okay, paano mga bro? Ayos yung ating project.